Maraming netizen ang nagugulat sa balibalita ngayon na lumalabas sa social media sa bigla ang pag-atras umano sa isang Amerikano na nagangalang Brendon Lasal at sa kanyang pag-atras ng kaso laban sana sa isang Pinay scammer na nagangalang Janice Choa. Hindi halos makapaniwala ang mga netizen at ang taga-subaybay sa kwento ni Brendon Lasal, ang isang Amerikano na na-scam ng malaking pera na halos kumuho ang kanilang mundo sa kanilang nalalaman sa balitang ito. Marami ngayon ang usap-usapan kung ano nga ba ang totoong dahilan ng kanyang pag-atras ng kanyang kaso sana na isampa laban sa isang Pinay na kanyang nakausap sa isang video call at sa video cam. Doon rin ay lumalabas ngayon ang maraming mga balibalita at chismis ng mga tao na baka raw ay nasitol na ang kanilang problema at ang pamilya ni Janice Choa. Ayon nga sa ibang komento at mga reaksyon ng mga ibang netizen na ang kasong ito ay isa lamang sa patunay na kapag mapag-usapan nyo ng maayos ang problema at ang mga reklamo ng mga reklamante kung ano man ang inyong napag-usapan at napagsunduan ay maayos talaga at ito sana ang the best na mangyayari kapag maraming mga reklamo lalong-lalo na. Nabising-busy ngayon sa kanyang trabaho sa Senado itong si Idol Rafi Tulpo kaya marami nga ang reklamo na kanyang hindi napansin dahil sa kanyang mga trabaho doon sa Senado. Pero ganun paman, ang malaking pera ni Brendon Lasal na natangay ng isang Pilipina ay isa ito sa mga kaso ngayon na binigyang pansin ni Senator Idol Rafi Tulpo dahil na rin sa taga-subaybay sa kwento ngayon sa reklamo ni Brendon Lasal doon sa isang Pilipina. Gayun paman, kahit hindi pa naglabas ng panibagong update ang RTIE patungkol sa isyu ngayon at sa kaso ng isang Amerikano doon sa Pilipina, ay marami na ngayon ang balibalitang kumakalat sa buong social media at isa na nga rito ang pagtrato at ang pag-atras raw ni Brendon Lasal sa kaso na kanya sanang isasampa laban sa Pilipina. Ngunit marami ngayon ang usap-usapan din sa buong social media na isa rin daw sa matibay na rason kung bakit siya umatras dahil baka raw inigay na lang ni Janice Choa ang kanyang naipon na pera at ang sasakyan na Kia na naayos ng kanyang ama dahil ito ay welder at pwedeng pagkakitaan ng pera. Kumbaga ito ay buy and sell. Ay naisama na rin sa hiling at tulong ni Idol Rafi Tulpo noong part 4 at ngayon nga ay maraming mga eksplosibong balita patungkol sa nangyayari ngayon sa kaso na ito. Ngunit kumbaga lang, marami din ang nagsasabi na baka raw ito raw ay ginawa ni Brendon upang matakpan na ang mga problema at hindi na siya masyadong na-expose sa buong social media dito sa Pilipinas. Ang iba din ay nagsasabi na baka raw apektado na rin ang kanyang pamilya. Kaya ito na raw isa sa mga rason kung bakit siya umatras sa kaso laban sa isang Pinay scammer. Marami man tayong mga version na nakalap sa ating mga sources, ngunit isa lang ang aking masasabi na kung totoo man ito ang pangyayari at kung ginawa nga ba ito ni Brendon Lasal sa isang Pinay scammer na si Janice Choa, na pwede naman sana siya ay magmamakaawa na lang dahil sa tingin ko at kitang-kita nyo naman na mabait naman ang mukha ni Brendon Lasal at sa tingin ko ay handa naman siyang tumanggap ng patawad basta't sinsero lang ang inyong paghihingi ng kapatawaran sa inyong mga nagawang kasalanan at ang kanyang tanging hiling lamang ay maibalik ang kanyang perang nawala. Dahil nga ako mismo ay aaminin ko na ang hirap talaga ngayon kumita ng pera. Lalo't lalo pa na pinahirapan mo iyon at sa mga sandaling iyon ay mawawala lamang at masasayang kaya masakit rin iisipin na sa ganoong paraan ay mauwi lamang iyon sa thank you dahil siya ay naluloko. Disclaimer lang po na ang balitang ito ay hindi konpirmado. Ito lang po ay base sa ating nakuhang impormasyon. Kaya kung ikaw ang tanungin ano ang masasabi mo dito at ano ang iyong reaksyon patungkol sa balibalitang kumakalat ngayon sa buong social media patungkol sa isang Pinay scammer at sa isang Amerikano na si Brendon